Mga idol at kabayan, super good news! Mga armas mula sa Turkey dumating sa bansa. Hindi lamang mga attack helicopter pala ang binili ng Pilipinas sa Turkey, maging mga armas na magpapapalakas sa Marines ng Pilipinas. Alam nyo ba na daang-daang machine gun ang binili ng bansa at ng sinuukan? Sos Mariosep, napakalakas talaga! Apat mga dating miyembro ng CTG sumuko ng sabay-sabay. Dala ang kanilang mga armas at iba pa, isang pagpapakita na wala na, pagod na, takot na at watak-watak na ang mga anay ng kabundukan dahil ito sa tuloy-tuloy na military operation at pagpapalakas ng puwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Bansang Turkey tahimik lang pero tuloy-tuloy ang pagtulong at suporta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas taong 2022. Nakuha ng isang Turkish defense company ang kontrata sa pag-supply ng mga armas sa Philippine Navy, Philippine Marine Corps. Setyembre ng taong 2022 inilabas ng Philippine Navy ang isang notice to proceed sa Turkish company, ang System Defense, para mag-supply at mag-deliver ng 160 mga units ng MFR-56 ultralight machine gun 5.56mm squad automatic weapon. Ang proyektong ito ng Philippine Navy, Philippine Marine Corps ay nagkakahalaga ng halos 98,500,000 peso. Ngayong 2023 ating namataan na dumating ng mga daang-daang MFR-56 ultralight machine gun 5.56mm squad automatic weapon mula sa Turkey. Sa isang video, kita na sirbukan ng Philippine Marine Corps ang lakas ng napakabagong armas sa kanilang inventaryo. Alam nyo ba na kaya nitong pumutok ng 700 hanggang 1,200 rounds per minute at kaya nitong tamaan ang layo na 1,000 hanggang 3,600 metro. Ito yung sinasabi natin na wala tayo nito noon pero meron na tayo ngayon. Isa na namang tagumpay para sa Armed Forces of the Philippines sa bansa at sa ating mga Pilipino. Sa ibang balita naman, 44 na dating mga miyembro ng CTG sumuko ng sabay-sabay. Ganap na ngang nagbalik loob sa pamahalaan kahapon ang may 44 dating miyembro ng CTG. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, Chairperson ng Regional Peace and Order Council National Capital Region, 27 ang sumuko na mga miyembro ng Communist Front Organization, habang ang 17 naman sa mga nagsisuko ay pawang mga aktibong miyembro ng samahang komunista na minsang naniniwala sa ideolohiya ng armadong pakikibaka. Bilang patunay ng kanilang pagtalikod sa kanilang kilusan, isinuko din ng mga ito ang kanilang matataas na kalibre ng armas, mga improvised explosive device, mga bala, magazine, granada at iba pa. Sabay-sabay na nanumpa ang mga ito ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at saka naman nilang pinulit ang bandila ng kilusan. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!